dapat matransfer mo yung feeling na masaya ka habang ikaw ay nag-iipon. Kasi kapag hindi mo pa nararamdaman yun, nandun ka pa sa spender side. Dapat mapunta ka dun sa saver side. Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. 5 tips para makaipon ng 50,000 to 1 million ng mabilis. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Una, mag-compute muna tayo kung paano nga ba natin ma-achieve ang 50,000 to 1 million na savings. Kung ikaw pala ay nakakapag-ipon ng 5,000 kada buwan, ginawa mo yan for 10 months, ikaw ay magkakaroon ng 50,000. Kung ikaw naman ay nag-iipon ng 10,000 a month, in 12 months, 120,000 agad yan. And then kapag ginawa mo yan consistently, in 10 years pa lang, ma-achieve mo na yung 1 million na target natin. At syempre, mas maganda kung mas malaki yung naiipon natin. Halimbawa, 20,000 a month. Gawin mo yan consistently, alam mo ba na 4 to 5 years pa lang, ma-achieve mo na yung 1 million na target mo. So in summary, ang kailangan nating maipon is 5,000 to 20,000 a month. Kaya ba yan? Pag-usapan natin ang mga kailangan nating gawin. Una, kailangan may disiplina ka. Para tumaas ang ating cash flow at makapag-ipon tayo ng mas malaki, kailangan talaga simulan natin yan dun sa mga gastos natin na pwede pa nating mabawasan. So syempre, hindi natin mababawasan ang ating monthly expenses or gastos kung wala tayong disiplina. Mali kasi yung pag sinabi mo mag-iipon ka and then after 3 months, after 1 year, babasagin mo na agad yung alkansya mo. Check mo rin yung mga passbook mo or bank account. Anong mas malaki dyan, deposit ba or withdrawal? So dapat baguhin natin yung mindset natin. Kasi pag hindi natin binago yung mindset natin, wala tayong disiplina, ganun at ganun pa rin yung mangyayari. Wala pa rin tayong ipon at kung meron man, kukuhanin din natin to. Marami talaga nag-a-attempt na mag-ipon, pero bumabalik pa rin sa dati, bumabalik pa rin sa zero. Kahit na 10 years, 15 years, 20 years ka na nagtatrabaho, kung wala ka talagang disiplina at ganun pa rin ang iyong habit sa paggastos mo, talagang wala pa rin mangyayari sa ipon mo. Kaya kung gusto mo talaga makapag-ipon, unahin natin yung pagbago ng mindset natin. Kung spender ka ngayon, alisin mo na yung pagiging spender mo or gastador. Sabi nga, kung add to cart ka ng add to cart, talagang pag-isipan mo yan. Kasi kung hindi mo babaguhin yan, kahit marami ka pang ipon ng unang taon, mawawala rin yan at mazi-zero out. Kapag kasi tayo ay gumagastos, ito yung hindi dahil gusto mo yung isang bagay. Dahil yung sa feeling, dahil sa emotion. So again, careful tayo sa mga nararamdaman natin kasi hindi lahat ng nafe-feel natin ay tama. Kung ang paggastos ay dahil sa feeling, so ang gawin natin, i-shift natin yung feeling. Ibig sabihin, kung talagang gustong-gusto mong gumastos kasi ang sarap ng feeling pag may bago kang gamit, ang sarap talagang bumili ng mga gusto mong bagay, so i-shift mo yung feeling. Ibig sabihin, kesa bumibili ka ng mga bagay na hindi mo kailangan, talagang ang gawin mo is ipunin mo yan at dapat matransfer mo yung feeling na masaya ka habang ikaw ay nag-iipon. Kasi kapag hindi mo pa nararamdaman yun, nandun ka pa sa spender side. Dapat mapunta ka dun sa saver side. Alam mo ba, ang pag-iipon, pag nasanay ka nyan, mafe-feel mo rin na ang sarap palang mag-ipon. So, ganun din yung feeling na ikaw ay gumagastos. Kaya i-shift lang natin yung feeling. Paano mo ba ma-shift yung feeling? Ang sarap naman talagang gumastos. So isipin mo na habang ikaw ay nag-iipon at nag-i-invest, ito yung nagkakaroon ka ng mga shares sa mga top corporations. Maganda na habang ikaw ay kumakain sa Jollibee, nagde-deposit sa BDO, nagbabayad ng Meralco bills mo, PLDT, at nagsha-shopping sa SM, isabay mo na partly owner ka ng mga malalaking kumpanya na to. So, mangyayari yun kapag ikaw ay may investment sa mga top corporations at isa na nga dyan yung meron kang investment sa mutual funds. Again, i-comment nga natin dyan para hindi natin makalimutan, shift the feeling. Kailangan yung nararamdaman mo sa paggastos, ipunta mo sa nararamdaman mo na masaya ka habang ikaw ay nag-iipon.
Second tips, kailangan eh hindi mo lang gustong mag-ipon, kailangan eh magawa mo to ng tuloy-tuloy. Kailangan committed ka. Again, i-review natin kasi madalas ang nakasanayan natin yung wrong saving formula. Pag ikaw ay kumikita, ang unang binabawas mo, mga gastos mo, bahala na kung may maipon. So, palitan natin, gawin nating correct yung formula natin para makapag-ipon tayo continuously. So, dapat every payday, kapag ikaw ay nakareceive ng income, ikaw ay magtatabi ng savings mo muna bago mo gagastusin yung natitira. At ang pinaka-the best na formula, yung prosperity formula, ang gagawin natin kapag naka-receive tayo ng income, meron tayong 10% tithes na ibabawas. Ito yung donation natin sa church para ito yung lahat ng blessings mo, ina-accept mo na lahat yan galing naman kay God. So, syempre, maganda na ibalik din natin yung 10% sa Kanya through donation sa mga church na nag-grow ng ating spiritual life. And then, 20% itatabi mo. Ito yung bayad mo sa sarili mo. Savings. And then, yung natitirang 70%, yan yung pagkakasyahin mo at ibabudget mo para sa mga gastusin mo. Again, yung 20%, ito yung basic na nasa formula natin. Pero kung nagsisimula ka pa lang talaga at wala ka pang disiplina, pwede mong simulan yan sa 10% or mas mababa sa 20%. Pero ang goal natin actually, yung 20%, eh kaya mo talaga yan pag nasanay ka. And actually, sa last na work ko, up to 40% ng income ko nasisave ko. Kasi nga, nasimulan ko yan sa maliliit na ipon hanggang sa naging habit na at nagkaroon na ako ng disiplina. Kaya tumaas na yung percentage. And then, yung nasisave mo, kahit na 10% lang yan, eh make sure na nagagawa mo yan consistently kasi dito nabibuild mo yung financial foundation mo. So again, ang hierarchy natin dyan, sisimulan mo sa baba, pataas. Ibig sabihin, una, increase mo yung cash flow mo. Kapag kasi kulang ang kinikita mo, mas maganda na meron ka pang other source of income. So, yung pondo mo, yung ipon mo, pwede pambili mo yan ng laptop para mag-upgrade ka rin ng internet mo. So, pag meron kang naiisip na project, pondohan mo yan para tumaas ang cash flow mo. And then, healthcare, protection, kailangan natin yan. Ito yung mga insurance. And of course, kung may utang ka, importante na nababawasan mo yan at ma-zero out para yung interest eh hindi na kinakalaban ng iyong ipon. And then emergency fund, importante rin yan. And ang last is investments. So again, hindi magiging strong ang ating financial foundation kung hindi natin to nilalagyan. So for me, ito yung alikansya natin. Pangatlong tip, kailangan mag-budget tayo. Again, paulit-ulit to, pero hindi tayo magkakaroon ng disiplina hanggat hindi talaga tayo nagba-budget. So, ito yung tatlong kategory na pinupuntahan ng pera natin. Una, napupunta to sa mga pagbili natin ng needs, mga kailangan natin. Pangalawa is wants. Ito yung pwede namang hindi nating bilhin, pero dahil wala tayong disiplina, eh minsan dito napapagastos tayo. And then savings. Ito yung madalas na hindi nalalagyan. So again, importante yung needs natin, kaya ilista natin yan, i-budget natin na maayos. And then, kung wala ka pa talaga naiipon, kahit na 10% ng income mo, eh iwasan mo muna tong mga wants mo. So again, hindi naman kailangan na upgraded lagi ang gadget mo, and then lagi kang add to cart ng add to cart, and hindi naman kailangan na magbakasyon ka lagi. So again, hindi bawal ang magkaroon ng wants. Importante lang na disiplinahin muna natin yung sarili natin. Kasi magagawa naman natin to pag meron na tayong ipon. So ang gagawin kasi natin, kung babawasan mo to, eh madadagdagan yung mapupuntang pondo para sa savings mo. So ito yung magkakaroon ka ng fund para simulan yung gusto mong project, para magkaroon ka ng part-time career, and then magkakaroon ka ng emergency fund. Unti-unti mabibuild mo yan, and of course magkakaroon ka ng pondo for healthcare and investment. Pang-apat na tip, ito yung increase income. I-comment nga natin, increase income. Kung gusto mo talaga makaipon ng mabilis, kailangan meron kang other source of income. Sabi nga nila dito, side hustle. Bakit ba importante na pinapataas natin yung income natin or meron tayong other source of income? Kasi kung titignan mo, like nung January 2021, nasa 4.10% ang inflation rate natin. So, ibig sabihin, kung hindi tumataas yung income mo ng 4% kada taon, eh talo ka kasi yung bilihin tumataas ng 4% or mas mataas pa.
Unfortunately, pag sinabi natin talagang increasean ang ating income, mag-part-time tayo, eh karamihan talaga eh takot dito. They don't want to risk din. So baka iniisip malulugi or hindi naman mag-work. Pero ang good news naman dyan, eh everyday talaga may dumarating na opportunity sa atin. Alam mo ba, every opportunity may kasama yung responsibility. Kaya ini-ignore natin, nire-reject natin yung opportunity yung dumarating sa atin. Kasi iniisip agad natin na additional work yan, kakain ng oras ko yan, kailangan pag-aralan ko yan. So ini-ignore natin siya. So sa simula pa lang, kung ganito ang attitude mo, syempre matatrap ka na dun sa tinatawag na rat race cycle. Kasi ang dami naman talagang opportunity na dumarating sa atin, kaya lang hindi tayo open sa mga ito. Kasi ayaw nating mag-grow eh, ayaw nating umalis sa comfort zone natin. So again, sa computation natin, ang target natin, makaipon tayo ng 5,000 to 20,000 a month. Of course, sa panahon naman ngayon, dahil nga maliit lang naman ang pasweldo, eh talagang kahit na magtipid ka, eh usually 1,000, 3,000 a month lang ang naiipon natin. So hindi tayo makakapag-ipon ng mabilis pag ganun ang sitwasyon natin. Kaya kailangan talaga meron tayong other source of income. Kasi yung kikitain natin dun sa part-time natin, yun ang idadagdag natin sa savings natin. Again, sabi ko nga maraming opportunity, kailangan lang alamin natin 'to mga 'to at open tayo dito. So ito yung mga part-time career na pwede natin gawin, lalo na ngayon puro online na. So pwede tayo magkaroon ng online jobs, online selling din pwede mong gawin, and online teaching. Yan ang mga opportunity na pwedeng nakikita natin, kaya lang hindi natin sinisimulan. So, from this opportunity, eh talagang kikita tayo ng 5,000 to 20,000 a month. Actually, pwede pang mas malaki sa 20,000 a month. And if you want to know more about this, meron akong separate video na ang topic is 3 steps paano kumita ng 5,000 to 15,000 a week online. Kung ako ang tatanungin mo, nasa online teaching ako kasi ako ay financial educator, and then nasa business ako in the financial industry. So meron na kami mga kapartner na nasa financial industry, and of course vlogging. Nagtuturo ako through video sa YouTube. So pwede ba talagang kumita dito dun sa goal natin? So pag part-time, pwede kang kumita ng 5,000 to 15,000. Depende yan sa effort mo, sa ibibigay mong time. And then kung full-time naman, pwede kang kumita ng 25,000 a month to 100,000 plus. Panglimang tip natin is increase your net worth. So ano ba yung net worth? Ang net worth, ito yung asset minus liability is equals to net worth. So ang asset, ito lahat ng mga property mo. Ito lahat ng mga savings mo, investment mo, cash mo, and then lahat ng utang mo, ibabawas mo, makukuha mo yung net worth mo. So sa sample natin, kung may 350,000 ka na savings, property, asset, bawas mo yung utang mo, yan yung net worth mo. So bakit ba importante yung net worth? Kasi alam mo, maraming kumikita ng malaki at ito lang ang focus nila, pero wala namang natatabi. So hindi tumataas ang net worth. So ang focus natin, maganda pataasin natin ang income natin, and at the same time, tumataas din dapat yung net worth natin. So meron tayong sample dito, sino ba ang mayaman? So si Mr. A na ang income niya 70,000, manager, mataas ang posisyon, ang gastos niya mataas din, 65,000. Naiipon niya 5,000 a month lang. And then ang net worth niya, dahil maliit lang naiipon niya, is nasa 30,000 lang. Compare kay Mr. B na ang income niya 25,000 a month lang, ang expense niya 15,000. So mas malaki yung naiipon niya, 10,000 a month. And ang net worth niya mas mataas kasi mas malaki yung naiipon niya. So again, okay yan na malaki yung income natin, meron tayong part-time career, pero hindi din naman okay na sumabay din yung gastos natin. So dapat pag tayo ay kumikita ng extra at kumikita ng malaki, make sure din na malaki yung naiipon natin para tumataas yung net worth natin. So again, nabanggit ko nga sa mga ibang video ko yung tinatawag na cash flow quadrant ni Robert Kiyosaki.
So, importante na yung income natin mas mataas dun sa expense natin. Hindi pwedeng pantay lang yan or mas malaki yung ginagastos natin. Para yung matitira, kagaya sa sample natin, 30,000 na kita minus 25,000 na gastos. Meron kang matitirang cash flow na 5,000. Yun ang paiikutin mo sa asset. So, ilalagay mo yan sa asset mo. Magbibuild ka ng asset. Ito yung business. Mag-iinvest ka sa mga intangible asset like tax and mutual fund. And mag-iinvest ka rin sa mga laptop, cellphone na magagamit mo sa business or para sa mga project para tumaas ang income mo. So, ang goal nito, kaya binibuild natin to para tumaas ang income. So, pwedeng passive income, income from business, income from investment. And then, ang iwasan natin, ito yung pag-increase ng mga liability, ng mga utang na hindi naman natin ginagamit sa business. So, hindi nakaka-produce ng income. So, ito yung car loan, housing loan, appliances na ginagamit lang natin pang forma. Kasi tandaan mo, pag tumataas to, eh, tumataas din ang gastos mo. Ang mahirap dyan, pag lumaki na lumaki yung gastos mo, yung expense mo, at mas mataasan ng expense mo ang income mo, eh, talagang hindi mo na mabibuild yung asset mo kasi negative cash flow ka na. So, mag-sample tayo, no? Ito yung isa sa mga investment ko sa mutual funds. So, if you don't know mutual funds, ito yung mga indirect investment sa mga top corporations. So, ito yung investment ko sa IMG Soldibo Funds na ginagawa ko online. Ang investment ko sa IMG Soldibo Fund ay dalawang klase. Isang conservative, ito yung tinatawag na bond fund. At ito namang pinapakita ko is equity type. So, ito yung strategic growth funding. So, tignan natin kung kumita ba ako. Ang current value niya ay 402,211.29. So, ito yon. And then, lahat ng na-invest ko, ito yan, i-total mo, nasa 380,000 yan. Ibawas natin sa current value, makukuha mo yung difference, nasa 22,211.29. So, dito sa IMG Soldibo Fund, nag-start ako mag-invest noong March 2020. So, kung ika-count natin, June na ngayon, in 15 months, eto yung kinita ko. So, okay na. Kasi wala ka namang ginawa. Passive income mo yan. So, again, ang investment, hindi naman natin nilalagay yan sa isang category lang or sa isang product lang. Dapat diversify yan. Dapat kalat. May investment ka sa business, sa mutual fund, sa real estate para ito ay naka-diversify. So again, i-comment nga natin dyan para hindi natin makalimutan asset. Importante na nakaka-build tayo unti-unti ng ating asset para tumaas din ang ating income at magkaroon tayo eventually ng passive income. So 5 tips para makaipon ng 50,000 to 1 million ng mabilis. Una, kailangan natin ng disiplina. Pangalawa, be consistent. Hindi pwedeng one time ka lang mag-iipon and then withdraw ka na ng withdraw or kukunin mo na ito. And then kailangan din mag-budget tayo. And then pang-apat, increase income para mas malaki ang maiipon. And pang-lima, increase your net worth. Hindi lang dapat income ang tumataas, dapat yung savings natin at net worth. I hope marami kayong natutunan sa video na to. I-comment nyo sa baba kung anong tip ang nagustuhan nyo. And kung may mga tips pa kayo dyan, pwede nyo i-comment para matuto rin ang ibang mga viewers natin. Kung naghahanap ka ng pwede mong gawing part-time at online na business, pwede ka rin maging financial educator kagaya ko. Message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano. Ang messenger link ko ay bit.ly/roanfb. Pwede ka rin magtanong at i-email mo ako sa roan.capistrano@gmail.com. Or kung naghahanap ka ng mga investments, pwede kang manood ng mga short videos ko. Pumunta ka lang sa bit.ly/myinvestmentoptions. Kung nagustuhan mo ang video na to or kung may question ka, i-comment mo lang sa baba.